Hi guys, welcome back to my channel. Wala naman alam kung paano ko sisimulan yung vlog natin kasi more than one year na since last vlog ko, and parang ang hirap i-explain na all of a sudden nandito ako ngayon sa Canada. Ayun. Sana lahat yung mga nanonood dati manood pa rin ngayon, lalo na at magsishare ako ng new journey namin dito sa Canada. Ayun na nga, so diretso na natin sa gusto nyong marinig. Alam ko naman na gusto nyong malaman yung reason bakit kami nandito sa Canada. Gusto nyong malaman bakit parang siguro sa iba parang bakit parang ang bilis? Bakit parang nasa Canada na sila? Parang ganon siguro yung iniisip ng iba. Pero dun sa mga close friends ko, dun sa mga nasabihan ko ng mga plans ko, ng mga dreams ko, yan, alam nila yung timeline kung gaano katagal or gaano kabilis ba yung paghihintay ko para makarating kami dito sa Canada. And yon, and before tayo mag-start dyan or bago ko isa-isahin yung mga information na alam kong gusto nyong malaman at syempre more than willing ako na i-share sa inyo. Today nga pala is our, pailang days na ba namin ngayon? Today is our 9th day dito sa Canada. At kung hinahanap nyo si Nicole, si Nix ay natutulog pa. Ayan, hanggang ngayon nag-a-adjust pa rin ang body clock ni Nicole. Pero parang okay na kasi kagabi, natulog naman siya ng gabi. Kasi the past few days, natutulog si Nix ng umaga at gising siya sa gabi. So yun, ngayon, unti-unti nang nag-a-adjust. And kung tatanungin niyo naman kung asan si Bob, yan, si Uncle Bob, ay nasa sa work na. So yes, 9th day po namin ngayon. And thank you Lord because meron ng work si Bob. So, paano ko ba sisimulan? We are here in Canada bilang international student. So yes, guys, ako ay international student sa Northern Alberta Institute of Technology and I am taking up hospitality management. Bakit hospitality management? Soon, i-explain ko sa inyo yan why I chose this program. And bakit sa NAIT or sa Northern Alberta Institute of Technology? Soon, i-explain ko din yan sa inyo. At bakit nandito kami sa Alberta? So, to be specific, andito kami sa Edmonton, Alberta. And bakit itong province na to yung napili kong tirhan? Bakit dito kami tumira at bakit dito ko napiling mag-aral? So, yan yung mga pag-aaralan natin soon. And of course, isa-share ko din sa inyo yung aming naging journey, yung aming naging timeline sa student visa application or the student permit application. And ayun na nga, sabihin ko na rin sa inyo, i-share ko na rin sa inyo guys na nakarating ako dito sa Canada nang walang agency. So, ayun po, 100% DIY or yung tinatawag nating do-it-yourself application. So, ayun po, wala po akong binayarang agency and lahat po ng i-share ko sa inyo sa future or sa mga susunod nating vlogs ay mga personal experience lang namin or yung mga na-experience ko lang. So, definitely guys, iba-iba yung naging timeline, iba-iba yung mga naging experience ng bawat isa sa student pathway dito sa Canada. So, ayun guys, sa ngayon, ito lang muna yung mai-share ko kasi hindi ako ready, hindi ako handa kung paano ko ba sisimulan yung panibagong content, yung panibagong laman ng vlog ng YouTube channel natin. So, sa mga aspiring students dyan or sa mga, alam mo yun, yung mga gusto lang munang malaman, may gusto mo munang malaman or pinag-aaralan pa kung paano. Kung meron kayong mga questions, mag-leave kayo sa comment box and pwede nyo akong i-message sa ating
Facebook page. Ayan. Taray ni Mamshi, may Facebook page. Matagal na yung Facebook page ko, pero walang nagme-message doon. Parang 2018 pa ata yun or 2019. So, sana this time, meron akong may share sa inyong makabuluhan. Ayan. So, huwag kayong mahiyang magtanong, huwag kayong mahiyang mag-comment, and hanggat kaya kong sagutin, sasagutin ko. And ayun na nga. So, siguro, hanggang dito na lang muna. Tingnan natin kung ano yung magiging questions nyo sa akin at yun ang isusunod nating content, yun ang isusunod nating i-vlog. And sana samahan nyo kami sa journey naming ito, guys. Sana marami akong ma-share sa inyo kasi sa ngayon, hindi pa actually nakakalabas si Nicole. Naka-quarantine pa siya, naka-14 day quarantine siya. Sumusunod syempre tayo sa protocol ng IRCC para sa mga bagong dating dito sa Canada. And kaming dalawa ni Bob, kasi kami ay fully vaccinated ng Pfizer, so hindi na kami required for quarantine, kaya nakakalabas-labas kami. I'll get back to you with more exciting content and content na meron kayong matututunan. So, ayun na. Hindi ko na alam kung paano pa, kung ano pa yung sasabihin ngayon. Kasi parang naninibago ako. Parang first time kong nagbablog ngayon. Kaya, ayun guys. So, please, don't forget to subscribe para, and hit the bell button para palagi kayong updated sa vlogs natin. So, see you again sa next vlog. Bye!